Cause I busy with the others. Ooh, ooh. I put those on when you really love me. But those things are really far away. Ooh. Hi guys! So meron tayong BHL package from Arnie Ross. So, galing to sa Pinas via express delivery ng DHL, and it took us mga less than 1 week. So, ito na siya ngayon, and I ordered mga jewelries, ganyan. They do live selling sa FB. And nung una, hesitant akong mag-order kasi syempre maraming mga scammers na sellers, ganun. But then, marami kasi siyang followers and marami rin comments, positive comments. So, I tried to buy. And ayan, dumating naman siya. And nung una pa, wrong address yung binigay ko. So, minessage ko siya agad. Madali naman silang ma-message and nagre-reply sila. Very responsive. And na-change lang. Kailangan lang i-change yung postcode. So, na-change naman nila. And yan. So, eto, finally, legit seller talaga sila, guys. So, pag bumili ka sa kanila, may 3,500 na shipping fee. And then, sa customs din dito, may extra fee na nagbayad ako ng 45 pounds. So, parang 3,000 pesos din siya. And, excited na ako, guys! So, ayan, meron pala siyang box sa loob. Gusto ko ding i-video to kasi just in case na ano ba, walang laman or something. So, ayan. Sana may laman. Paano kung walang laman? And I want to do this video para then makita kung paano ba yung quality niya. So, I paid mga 18,000 pesos. Pounds? 18,000 pesos. Sa 5 na jewelries na nandito. Tada! Oh, bakit tatlong box lang ang nandito? Oh, okay. Tignan natin kung ilan ang nandito. Kasi lima yung binili ko. So, siguro magkasama sa isang box yung iba. So, wait lang. Ayun, magkasama nga sa ano. Wow, maganda siya. Wow, I like it. Ay, wow, ang ganda. Ah, diba, first impression ko talaga, akala ko baka yung, alam niyo yung sobrang pangit, ganyan. Pasensya na kayo sa nails ko. Excited talaga ako na i-open siya. Ang ganda nito, Van Cleef VCA na copy na 18 karat gold. Ang ganda ng color niya. Akala ko, manipis na sobrang nipis. Wala pa tong 1 grams, guys. Wala pa siyang 1 gram. Ito is, meron to, medyo mas malaki siya. Ayan. Super nice. Tignan natin kung meron siyang hallmark ng 18 karat. So, ito siya. And wala akong makita na hallmark ng 18 karat. So, paano malalaman to kung 18 karat? Not unless pupunta ka sa jewelry shop at ipa-appraise siya. Wala siyang 18 karat na hallmark. Yung ito is parang 4,000 na mahigit and then 2,000 yung maliit. So kung hindi siya real gold, sayang yung pera, pero sana gold siya. Yung isa may number pala. Ito maliit. Sorry guys, meron pala siyang number. Sobrang liit lang and sobrang fine niya. Pero pag itatouch niyo siya, mafe-feel niyo siya ng fingertips ninyo. So, meron siyang number. 18 karat siya. Pasensya na kayo kung maingay sa paligid ko guys. Excited lang ako and ano, gusto kong makita kung legit talaga to. So far, legit naman yung dalawa. And ito is ring siya. Ang hirap mag-unbox pag isang kamay lang. Wala kasi yung tripod ko. Dito ko siya in-address sa kapatid ko. Ay, earring! Ayan. Kapiyar nitong pendant. Pendant lang actually yung, guys. Ito, wala siyang kasamang chain. So, ito is 4K din siya. 4K din tong earrings. So, ito yung earrings. Sobrang nipis nung niya.
So, nagiging parang transparent pag nasa masyadong bright. Pero maganda siya. At saka ito, hindi ito yung Hong Kong settings, guys. So, para siyang mas mababa na quality ng copy ng VCA earrings. And meron siyang number na 750, meaning 18 karat gold sa kanyang pakao. And it's so beautiful. Medyo mahal kasi yung ano, copy na Hong Kong settings. Ito lang muna ang afford. So, yan. Legit, guys. Arnie Ross. Hindi ko sila, it's not a sponsored video, pero syempre, gusto ko lang na, ano kasi, happy ako na dumating siya ng mabilis. Tsaka maganda naman yung quality niya, guys. Oh, kita nyo yung sa likod niya. Akala ko baka hindi ko siya magustuhan or something, pero sobrang ganda naman. So, ibabalik ko muna sila sa boxes nila para bibit-bitin ko na lang pa uwi mamaya itong box. So, here, I think I have 2 rings. Ay, paliktan. Wala, parang malaki. Kasi size 7.5. Parang pang thumbnail. Para pang dito ko na lang siya. So, ayan siya, guys. Oh, ang ganda. Oh, so, diba, may pair ako ng red na VCA. And then, itong isa, Versace, sabi, or Fendi. Hindi ko alam kung anong ano to. Basta, binili ko kasi mura. 2K lang siya, pesos. Try natin. Ito siya, guys. Medyo makapal yung material niya, pero magaan lang siya. Mga 1 point something lang ito. Saka ang cute. Pwede siya actually na pang wedding ring. Ang ganda. So, suot ko siya dito sa ring na to. Try natin yung isa. Hanapin pala natin yung serial number ng 18K niya. Ayun. Kita nyo ba, guys? Yung 18K niya. Ayun, nandun. May nakasulat na 18K. Makapal siya, pero magaan. Kaya mura. So, gusto naman din natin minsan yung mura lang. And then, gusto natin yung design ng jewelry. Super like it. Versace ring pala siya. Ayan siya, nakasulat. Eto, guys, medyo mabigat-bigat siya. 2 point something yata ito, as far as I can remember, yung sabi nila sa live nila. And ang ina-expect ko is yung maliit na bubble ring, pero yung makapal pala siya. So, yan. I think large ito or medium na bubble ring. So, meron siyang nakasulat na VCA 750 and may itim-itim pa. Siguro yung nag-try nito, medyo may ano, dumi-dumi sa kamay. So, kailangan nating i-disinfect ito and linisan ng kaunti. Try natin, guys. Ang ganda ng pagka-red. Parang malaki lang siyang tignan, guys. Pero maliit lang pala. Akala ko, kasya siya dito. Dito ko siya gustong gamitin. Pero hindi siya kasya. So, dito na lang sa finger na to. Ayan. Super love it, guys. Happy naman ako so far. Sa aking first purchase from Arnie Ross. And sa bubble ring, pag live kasi hindi natin makita kung paano yung likod ng ring. So ganito siya, flat siya at hindi siya buo na bilog. So pag ganyan siya, guys. Ayan. So okay na rin yung mga prices niya. Yung stone niya, parang naka-glue lang. So, I wouldn't suggest na gagamitin ito pag maliligo kayo. Tanggalin nyo pag maliligo kayo. Kasi baka may tendency na matanggal siya. Kita pa yung glue, oh.
So this is just my personal review sa Arnie Ross na nabili ko, guys. So dahil wala pa tayong time na pumunta sa jewelry shop at i-check kung totoong gold siya, guys. So meron tayong magnet dito, one way na para ma-check kung real gold siya. So pag hindi siya real gold, mamamagnet siya. Pag gold siya, hindi siya ma-attract sa magnet. So let's try this fashion accessories. So ayan, na-magnet siya. Try natin itong mga nabili natin. Ayun, hindi siya na-magnet. Hindi siya sumasama. So, ayan. Oh, ayan. Oh, nga, ito, yung na-magnet. Oh. Dahil fashion accessories lang siya, na-magnet siya. So, real gold tong dalawang rings. Try natin yung iba. So, ito yung earrings. Oops, nalaglag. Try natin. Oops, sumama. Ayan, hindi siya sumasama. Oh. Ayaw talaga sumama kahit anong gawin ko. So yan, real golds. Hindi siya sumasama, guys. Ano natin, kasi baka... Oh, hindi siya sumasama talaga. Guys, ayun yung isang kinakatakot natin minsan, baka hindi naman gold yung mapabenta sa atin, ganyan. So you're free, your mind is, meron kayong peace of mind, guys.